What's up guys? It's me again and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin is Q&A. Nag-post ako sa Twitter ko at sa Facebook kung may mga gusto silang itanong sa akin. At meron tayong nakuwang ilang katanungan. Malulupit na katanungan. So bago ko to simulan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa mga bagong video kong ilalabas. So ayun nga, huwag na natin patagalin to at simulan na natin. Unang katanungan ay galing kay JM De Leon. Solid tropa natin yan, tiga Nueva Ecija. At ang kanyang katanungan ay, ano ang pinakamakulit mong ginawa sa talambuhay mo? So para sa akin, ang pinakamakulit kong ginawa sa talambuhay ko is yung sumayaw kami sa school kasi may event nun, buwan ng wikat. Then yung sinayaw namin, hip-hop. Kaya gulat na gulat yung mga tao. Kahit kami, nagtaka din kami, kami lang yung mukhang tanga. So yun, itong next na katanungan galing kay Jojo Bernal. Shoutout to Jojo. Follow nyo na rin yung YouTube channel niya. Ito guys, may kita nyo. Yun. Yung katanungan niya is, ano yung isang bagay na ginawa mo na pinagsisisihan mo hanggang ngayon at paano mo ito na-handle? Siguro yung time na nag-commit ako mag-suicide dahil hindi ako nakapag-marcha. Sobrang depressed kasi ako nun eh. Yung time na yun, hindi ko talaga tanggap dahil First time kong bumagsak simula kinder hanggang high school. First time kong bumagsak, tapos graduating pa yun. Siguro ayun yung pinagsisisihan ko. Kasi isipin nyo guys, kung natuluyan ako nung time na yun, edi sana wala si Khalil ngayon. Yung pinaka biggest blessing sa buhay ko. Yung aking anak. Kung paano ko yun na-handle, mahaba kasi yung proseso nun eh. Marami ako pinagdaan ng proseso eh. Maraming tumulong sa akin na tao, especially yung mga part ng live streaming church, yung Capital City First Square Church, yun. Kay Ma'am Susan, marami silang tinulong sa akin, sobra. Hindi ko sila makakalimutan. Naalala ko nun, dinala nila ako sa ano eh, psychologist, yan, marami akong ginawa, marami katanungan doon, basta para sa akin yung pinakamalaking nakatulong sa akin yung mga prayers nila, yun. Naniniwala ako na kaya ako nalagpasan yung pagsubok na yun kasi nagtiwala ako sa Diyos na kaya lahat ng nangyayari sa buhay ko may purpose yun, may ibig sabihin kung bakit yun nangyayari. So ayun, ang susunod na katanungan ay galing kay Casey Burgios. Burgios ba o Burgios? Hindi ko alam pronunciation eh. So yun, yung katanungan niya is, dalawa to eh. What was your biggest dream? Ang pinaka pangarap ko talaga ay makabili ng sariling bahay. At doon kami titira ng sarili kong pamilya. Siyempre, maibigay yung lahat ng pangangailangan at yung gusto ng anak ko. Yun, yung pinaka-pangarap ko talaga. Yun yung biggest dream ko. Siyang pangalawang katanungan, eto, malupit to. Saang side ka? Kay President Duterte o kay o sa Abs-Cbn? Ang hirap naman sagutin nito. Siguro para sa akin, hindi kasi ako eksperto pagdating sa usapang politiko o politika. Pero lahat ng sasagot ko sa tanong na to, opinion ko lang. Sariling opinion ko lang naman. Siguro dito, dun ako sa side ng ABS-CBN kasi hindi ako agree na pinasara yung channel nila. Dahil maraming tao ay nawalan ng trabaho eh. Hindi lang naman to tungkol sa dahil paborito namin yung mga artista doon, gusto namin mapanood yung mga palabas nila. Hindi na yung tungkol doon eh. Hindi ako agree sa pagpapasara ng channel nila kasi mas maraming Pilipino yung mahihirapan. Isipin nyo na lang kung gaano karami yung tao mawawala ng trabaho.
paano sila mamumuha niyan. O sabihin natin may mga ipon sila. Yung pera nauubos yan, tandaan nyo guys. Kaya hindi talaga ako agree. Kahit saan parte mo tignan, kahit saan angulo mo tignan, hindi ako agree sa pagpapasara ng isang channel. Kaya doon ako sa side ng ABS. Next na katanungan ay manggagaling kay Trisha Ann Castillo. Shoutout, follow niyo yung channel niya. At ang katanungan niya ay, paano niya napagsasabay ang pag-vlog at oras sa pamilya? Yun yung isa sa kinaganda ng pag-vlog, eh, no? Kasi habang nag-vlog ka, hindi mo naman kailangan maging sobrang busy. Kasi ako, habang nag-vlog ako, nandyan din sila eh. Nandyan yung pamilya ko, sinusuportahan ako. Tinutulungan nila ako, binibigyan nila ako ng ideas, kung anong mga sasabihin, anong mga kailangan gawin. Binibigyan nila ako ng lakas ng loob kasi actually hindi talaga ako sanay magsalita sa harap ng camera. Sobrang mahihain po kasi ako. So ayun, next na katanungan is galing kay Joanna Garcia. Ito yung best friend ko sa Samsung College nung nag-criminology ako. Ang katanungan niya ay, paano mo nakakayanan lahat ng hirap sa buhay? Siguro ang sagot ko dyan, wala namang madali sa buhay. Lahat kailangan mo paghirapan. Mahirap mabuhay, pero mahirap din mamatay. Kasi marami umaasa sa akin. Umaasa yung anak ko sa akin at yung asawa ko. Isa rin sila, yung mag-ina ko, sila yung isa sa pinaka dahilan kung bakit ginaganaan ako mabuhay, kung bakit kinakaya ko lahat ng hirap. Kasi alam ko lahat ng hirap, lahat ng pinaghihirapan ko, lahat yan may pupuntahan. Naniniwala ako dyan. So ayun guys, tapos na tayo at maraming salamat sa lahat ng nanood. Kung nagustuhan nyo itong ginawa kong video, please give me a thumbs up and pwede rin kayong mag-comment sa lahat ng gusto niyo sabihin. Kung meron akong mali na sinabi, comment niyo lang sa baba. At babasahin ko naman yan isa-isa.